joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Thou Magandang umaga po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating Prayer Covenant. Ang ating teksto po sa umagang ito ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 3 verses 8 to 18. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verse 8. At ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at salamat sa inyong pakikiisa sa ating Prayer Covenant sa umagang ito. Ang Diyos ay hindi mabagal sa kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako, gaya ng iniisip ng iba. Sa katunayan, ang Diyos po ay napakatiyaga dahil ang nais niya ay talikuran ng lahat ng mga tao ang kanilang mga kasalanan. Dahil ayaw niyang may mawalay kahit isa man sa kanyang mga anak. Dito po sa ating teksto sa umagang ito ay hinihimok po tayo ni Pedro na lagi nating tatandaan na ang sukatan ng Diyos sa oras at panahon ay hindi katulad ng sa atin. Sapagkat ang isang araw ay 1,000 taon at 1,000 taon ay pareho lamang sa Kanya. Hindi siya mabagal sa pagtupad sa kanyang mga pangako, kundi siya ay matyaga. Pinipigilan niya ang judgment o ang paghatol hanggang ang bawat isa na kailangang maligtas ay maililigtas niya. Ibig pong sabihin, ayaw ng Diyos na may maiiwan kahit isa man sa atin. Madaling gawin ng ating Panginoon ang judgment o paghatol. At pagdating ng panahong iyon, ang sansinukob ay magugunaw, ngunit pagkatapos ay magkakaroon o mabubuo ang isang bagong langit at bagong lupa na perpekto sa lahat ng bagay. Inuulit ko po, tandaan po natin lagi na hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Hindi niya ito dinidelay, kundi ito ay kung hindi po ito kinakailangan, hindi po niya ito dinidelay. Sa katunayan, ang kanyang timing ay laging perfect. Si Pedro po dito ay particular na nagsasalita tungkol sa katapusan ng history o kasaysayan at ng pagbabalik ni Jesus. At ang prinsipyong ito ay naaangkop sa bawat pangako ng Diyos. Sinusukat natin ang oras sa mga araw. Ngunit ang Diyos ay sinusukat niya ito sa generations and centuries. Madalas ang ninanais o dinidesire natin ay instant fast food, no? Instant coffee,
Ngunit ang Diyos ay sinusunod niya kung anong mas mabuting paraan na mayroong magandang resulta. Ang Diyos ay perpekto sa lahat ng kanyang pakikitungo sa tao. Ito ay isang bagay na dapat nating ikagalak, especially sa mga taong nag-struggle sa mga mabibigat na kasalanan. Kapag tayo daw po ay impatient o naiinip sa paghihintay sa mga pangako ng Diyos, tayo daw po ay nasa panganib na pwedeng mahulog sa pagda-doubt o pag-aaninlangan at pagkatapos ay ang pagkawala ng pananampalataya. Pwede daw po kasi tayong matukso na huwag paniwalaan na gagawin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya't dapat tayong magtiyaga sa ating pananampalataya at patuloy na maniwala na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay mangyayari ayon sa kanyang sariling paraan at sa kanyang itinakdang panahon. At higit sa lahat, patuloy nating hilingin sa Diyos na tulungan tayong maging matiyaga sa paghihintay sa kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako. At patuloy na bigyan o pagkalooban tayo ng pananampalatayang mananatiling tapat sa kanya kahit na pakiramdam natin minsan na mabagal kumilos ang Diyos kaysa sa ating inaasahan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buong magdamag na naranasan namin ang iyong pag-iingat at ang iyong protection, Panginoon. Salamat din sa mga salita mong aming narinig sa umagang ito at magamit nawa namin ito na maging kalakasan sa aming spiritual na pangangailangan, Panginoon. Patuloy din, Panginoon, na pagpalain mo ang mga anak mo na patuloy na nakikiisa sa gawaing ito tuwing umaga. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na protection at ganun din na sa pagkakaloob mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat din, Panginoon, sa iyong pagtitiyaga sa paghihintay sa amin na manumbalik sa inyo, lalo na sa mga pagkakataon na kami ay tumatalikod. Patuloy din, Panginoon, na dalangin namin na patuloy pong iparamdam mo sa amin, Panginoon, na nariyan ka lagi. Inspire mo po kami lagi, Panginoon, upang huwag kaming mapagod sa aming paghihintay sa inyong pagbabalik. At ngayon, Panginoon, sa araw na ito, patuloy din na hiling namin na maihanda namin ang aming mga sarili nang naaayon sa iyong nais, Panginoon, sa aming pagsa-celebrate ng iyong kapanganakan. At nawa, Panginoon, kaaya-aya ang aming mga buhay. Kalugod-lugod kami, Panginoon, sa iyong paningin. Amin ding itinataas, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, at anuman ang kanilang mga ginagawa, patuloy na pagpalain mo po sila, Panginoon. At anuman ang dinidesire ng kanilang mga puso, ay patuloy mo po itong tugunin. Ganon din na aking itinataas, Panginoon, ang mga may karamdaman na mga kaanib ng aming iglesia, mga kaibigan, kakilala namin na amin po silang itinataas sa inyo. Hipuin niyo, Panginoon, ang kanilang physical na pangangatawa nang sa ganon maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa anumang mga karamdaman na meron kami. At sa patuloy, Panginoon, na presensya mo sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, Panginoon. At ganun din, sa oras na ito at sa araw na ito, ay aming ipinagkakatiwala, Panginoon, na ang iyong pag-iingat, ang iyong protection, ang siyang maranasan namin sa buong maghapon, sa lahat ng aming mga gagawin. Gamitin mo rin kami, Panginoon, na maging daluyan ng iyong mga pagpapala upang sa ganon, sino man na makausap namin at makilala o makita, Panginoon, ay mapagpala rin. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Itong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.